Tagalog Love Stories presents... Shan, sure ka ba na hahayaan mong dito ang babaeng yan? Tingnan mo nga, maputi, makinis, magandang damit, at mukhang mayaman. Laki sa layaw, iidagdag pa na sobrang ganda, mukhang artista. Cardo, alang nga naman nahayaan ko siya sa Pampang. Hindi mo ba nakita na namumutla na siya sa sobrang lamig ng tubig? At saka, hindi ko kayang hayaan lang siya. Malalaman natin kung sino siya kapag nagising na siya, hindi ba? Ani Shan sa kaibigan na si Cardo. Isang magandang babae kasi ang napadpad sa Pampang ng isla kung saan siya nakatira. Madaling araw nang maisipan ni siya na manghuli ng isda upang may maitinda kinaumagahan. Ngunit napansin niya ang babaeng nakahiga sa may dalampasigan. Mabilis niyang nilapitan ito at nakita niyang isang magandang dilag kaya hindi na siya nagdalawang isip na dalhin ito malapit sa kubo kung saan siya nakatira ng ilang taon. Nako Shan, baka naman ay sinadyang nilunod yan o sadyang ipatapon sa lugar natin. Baka pinagahanap ang isang yan ah. Sinasabi ko sa'yo, baka makulong ka. Hindi naman siguro. Tumulong lang naman ako. At bakit ako ipapakulong? Masyado kang nega, Cardo. Umalis ka na sa kubo ko at umuwi ka na sa inyo kesa magsalita ka pa ng ganyan sa babaeng tulog pa. Isa pa, kailangan ko na rin mangisda kaya umalis ka na at mag-uumaga na. Tinulak pa ng binatang si Shan ang kaibigan palabas ng kubo niya. Muli siyang bumalik sa babae kung saan ito nakahiga. Kinumutan niya pa ito gamit ang lumang kumot niya bago siya umalis ng kubo dahil may dapat pa siyang gawin. Dahil pagising ng babae ay dapat lang na may pagkain sa hapag nito. Si Shan Flores ay isang residente ng isla. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa islang ito. Basta ang alam niya ay nagising siya isang araw na nasa kubo na siya ng dalawang matandang mag-asawa. 3 taon na ang lumipas ngunit wala pa ring maalala si Shan sa nakaraan niya. Basta ang alam niya ay hindi siya taga dito sa isla. Sumuko na rin siya dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya maalala kung saan ba siya galing. Ang dalawang matanda naman na nag-alaga ay pumanaw ng magkasunod dahil na rin sa katandaan. Siya na lamang ang naiwan kaya pinag-aralan niya ang buhay sa isla. Dagdag pa ng mag-asawang kumupkup sa kanya ay siya na nakasulat sa damit na huling suot niya. Isang pares ng pangsundalong uniforme ang suot niya at may pangalang Shan Flores. Marahil yun ang pangalan niya bago siya napadpad sa isla na ito na malayo talaga sa kabihasnan. Shan, balita ko may babae ka daw na dinala sa kubo mo. Totoo ba yun? Hindi ba? Hindi maganda ang nagdadala ng babae sa mismong kubo? Sambit ng babaeng si Emily na siyang anak ng sikat at mayamang pamilya sa isla. Ang babae ay may lihim na pagtingin sa binata, ngunit hindi siya magawang balingan ng tingin ni Shan. Meron nga, nakita ko lang siya sa Pampang ng isla natin kaya tinulungan ko siya. Simpleng sagot ni Shan bago niya hinanda ang lambat na gagamitin sa pangingisda. Dapat nilipat mo siya sa amin, Shan. Matutulungan namin siya para alamin kung sino siya at saan siya nanggaling. Hindi na. Hinihintay ko rin na magising siya at nang malaman ko rin kung paano siya tutulungan na makabalik kung saan siya nanggaling. Mabuti naman kung ganun. Yumuko pa ito dahil hindi na alam kung ano pa ang sasabihin sa binata na nakikita naman na ayaw siyang kausap. 2 taon na niyang minamahal si Shan. Ngunit hindi pa rin niya makuha ang puso ng lalaki. Ang lahat ng babae sa isla ay pinagbabantaan ni Emily na huwag lalapitan ng lalaki. Ngunit heto at may isang hindi kilalang babae ang natutulog ng payapa sa kubo nito. Ni hindi nga siya makapasok rito, kaya nakaramdam si Emily ng galit para sa babae. Kung wala kang sasabihin, Emily, alis na ako. Marami pa akong gagawin. Paalam ng binata. Sa kabilang banda naman ay unti-unting nagising si Garnet dahil na rin sa nararamdaman niya ang lamig. Pagbuklat niya ng mga mata, bumungad sa kanya ang kisame na gawa sa kawayan at nang
Ipaikot niya ang mga mata ay nasa loob nga siya ng isang kubo. Unti-unti siyang tumayo at napahawak pa siya sa ulo nang bigla itong kumirot. Naalala niya ang nangyari matapos niya makaligtas sa pagkakahulog nila sa hindi kilalang butas na yon ay nagising siya sa isang bangka na puno ng lalaki. Sinubukan ng mga lalaking ito na lapastanganin siya. Ngunit nilabanan niya ang mga ito hanggang sa tumalon siya ng dagat. Ngunit dahil malakas ang alon, hindi na niya alam ang sunod na nangyari. Hello? May tao ba dyan? Aniya at umaasa na may makakarinig sa boses niya dahil nanghihina talaga siya. Nilalamig at tila nilalagnat pa siya dahil siguro sa tagal niyang pagkababad sa malamig na tubig dagat. Kahit hindi kaya ng katawan niya ay pinilit niya makatayo. Makalabas ng silid at nadatnan niya pa ang isang matabang lalaki na may dalang prutas. Nahulog pa niya ang mga prutas na yon at dali-daling nanakbo palabas. Mabilis lamang iyon dahil pagbalik ng lalaki ay may kasama itong makisig na binata. Okay ka lang ba? Huwag ka munang tumayo. Nag-aalala lang sabi ng lalaki at binuhat si Garnet na parang isang sako ng bigas. Hindi inaasahan ni Garnet ang ginawa ng lalaki. Lalo na nang dalhin siya ulit sa silid at ihiga sa papag na may banig at maliit na unan. May masakit pa ba sa'yo? May gusto ka bang kainin? Tubig? Aligagang tanong ng makisig na binata. Nasaan ako, sir? Anong lugar to? Tanong ni Garnet sa lalaki. Nasa Isla Padayon ka at natagpuan kita sa dalampasigan kaninang madaling araw. Tugon ng lalaki sa tanong ni Garnet. Pwedeng malaman kung gaano kalayo ang isla sa syudad? May paraan ba para makaalis ako dito? Meron naman, pero magpahinga ka muna. Dahil marami ka pa ring pasa at sugat sa katawan, mas mabuti kung magpahinga ka muna at saka na lang kita tutulungan. Ngumiti pa ang lalaking sa harapan ni Garnet na hindi umabot sa mga tenga. Ang lalaking nasa harapan ni Garnet ay makapigil hininga sa kakisigan. Lalo na ang maputing balat ng lalaki na medyo mamula-mula dahil sa pagbibilad sa araw. Maganda ang katawan, lalo na ang mukha nito na parang ginuhit ng maayos. Wala nang may gugwapo noong kabataan ng Lolo Fagan niya at Uncle Evo niya, pero hindi nagpapahuli ang lalaking nasa harapan ni Garnet. Anong pangalan mo? Hindi napigilan ni Garnet itanong sa lalaki. Shan. Shan Flores ang pangalan ko. Simpleng sagot ni Shan sa babae. Ikaw, anong pangalan mo? Garnet Hamilton. Sagot ni Garnet, pero napaatras ang lalaki at tila litong-lito. Napahawak pa ito sa uluhan na tila sumasakit. Hamilton? Bulong pa nito. Pumikit ng mariin ang lalaki at naging mabilis ang paghinga nito hanggang sa kumalma. Ipaghahanda lang kita ng mga kain mo. Paalam pa nito, kaya hindi na lang nagsalita si Garnet. Pinagmasdan niya ang likuran ng lalaki at kahit hindi magtanong si Garnet, ay alam niyang batak ito. Nasa lugar ang mga muscles nito na parabang sanay sa labanan at paghawak ng baril. Nawala lang ang isip ni Garnet sa lalaki nang pumasok ang isang lalaki na may katabaan. Hello, ako nga pala si Cardo. Kaibigan ako ni Shan. So, tinatanong ko ba? Nakataas pang kilay na sabi ni Garnet sa lalaki. Napakamot na lamang si Cardo ng ulo dahil ang sungit ng babae sa kanya. Kaya umalis na lang siya habang umiiling-iling. Makalipas ang tatlong araw na pagpapahinga ni Garnet, sa kubo ng binatang si Shan ay bumalik na ang dati niyang lakas at maayos na rin ang sugat at pasaan niya sa katawan. Alagang-alaga siya ng binata kahit hindi naman niya ito kilala ng lubusan. At ngayong araw ay napilitan si Garnet na lumabas ng kubo upang makita kung saang isla siya. Hindi tipikal na isla ang lugar. Kung nasaan si Garnet, may kuryente naman ngunit malabo ang signal at ang ilaw na ginagamit ng mga tao ay galing sa araw. Maganda ang paligid lalo na ang puti at magandang buhangin
lalo na ang asul na dagat. Garnet, alam ba ni Sean na lumabas ka ng kubo? Hindi mo pa alam ang lugar. Baka mawala ka. Sabi ni Cardo sa may bandang likuran. As usual, may dala na namang prutas ang lalaki. Pero sa pagkakataong ito, ay manggang hinog at dalawang buko na nakabalat na. Hindi naman ako lalayo, Cardo. Dito lang naman ako. Gusto ko lang makita yung labas. Aniya sa lalaki. Pero hindi mo alam ang patakaran ng isla, Garnet. Lalo na ang pinuno dito ay tiyak na pagdidiskitahan ka kapag nakita ka. Kaya makinig ka kay Sean. Kapag sinabi niyang huwag kang lalabas, kundi siya ang kasama mo. Bakit? Ano ibig mong sabihin? Hindi ba maganda ang pamamalakad dito sa isla? Saka napansin ko lang, bakit mga sarado ang bahay at walang mga bata na naglalaro sa labas? Yung mga tao, bakit wala? Hindi rin ba uso ang turista dito? Takang tanong ni Garnet dahil hindi naman talaga simple ang ganda ng isla. Pasok ito upang maging bakasyonan ng mga turista. Nako, simula noon ay hindi na naging bakasyonan o pasyalan ng isla. Simula nang mamatay ang pinaka-leader namin dito. Bale, naging simpleng bayan na lang din talagang ilan sa mga nakatira dito ay nagsilipat na rin ng syudad. Hindi nga lang ako makalipas sa syudad dahil hindi ko naman alam kung ano magiging buhay ko dun. Sabi ni Cardo. Paano naman si Sean? Hindi ba niya naisipan na lumipat ng syudad? Pansin ko kasi na mukhang hindi siya taga rito. Tungkol naman kay Sean ay hindi niya alam kung saan ba talaga siya nanggaling. Hindi niya pa rin maalala kung anong ginagawa niya dito sa isla. Katulad mo, napadpad lang din siya dito. Anong ibig mong sabihin? Usyoso ni Garnet dahil hindi niya akalain ang kwento ni Sean. Unang sulya pa lang niya sa binata, alam niyang hindi na ito taga rito. Alam niya yon at hindi nagkakamali si Garnet sa panghuhusga. Nako, ikaw na ang magtanong kay Sean dahil hindi ko rin alam ang buong kwento. O siya, aalis na ako. Nga pala, ito ang mga prutas. Kainin mo ang mga yan para bumalik na yung lakas mo. Maya-maya lang, nandyan na si Sean. Sabi ni Cardo, bago ito nagpaalam at tutungo pa raw sa malapit na hagubatan upang mangaso bilang trabaho nito para may kaining karne dahil kaarawan ng anak nito. Pero hindi nakinig si Garnet at talagang naglakad siya sa paligid. Iilan lamang ang mga bahay at kadalasan ay malalayo sa isa't isa. Hanggang sa mapadpad siya sa isang malaking bahay na gawa din sa kawayan. Ito yata ang pinakamalaking bahay sa isla. Sino itong magandang binibini na napadpad sa lupain ko? Ikaw ba ang kinupkup ni Sean? Hindi ko akalain na Diyos ang kagandahan mo. Sabi ng lalaki na nakaupo sa ibabaw ng terasa. Matanda na, nasa 40s na ang lalaki. At mukha itong bastos na lalaki, lalo na kung paano nito kinagat ang pang-ilalim na labi bago pinasadahan ang tingin si Garnet. Totoo nga ang sinasabi ni Emily na may tinatago ang siya na yan. I don't care, napadaan lang ako. Malamig na sabi ni Garnet at saka tumalikod paalis nang makita niya si Sean na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa lalaki na nasa terasa. Good to see you, Sean. Hindi mo naman sinabi sa akin na may tinatago kang dilag sa kubo mo. Alam mo ba ang patakaran ko? Bakit hindi mo binigay sa akin ang babaeng yan? Shut the hell up. Hindi ko ibibigay sa iyo ang akin. Kaya tigilan mo na kung ano ang nasa isip mo. Dahil hindi ako mangingimi na ilibing ka ng buhay. Pagbabanta ni Sean. Kahit si Garnet ay kinilabutan sa sinambit ng lalaki. Dahil naramdaman niya ang autoridad sa boses nito. Rules are still rules, Sean. Accept the punishment kung ayaw mong isurrender ang babae mo. Sabi ng matandang lalaki, hanggang sa isang babae ang bigla na lang lumabas. Dad, ano bang sinasabi mo dyan? Hindi mo paparusahan si Sean. Nag-usap na tayo, di ba? Huwag na huwag mo siyang gagalawin.
Sabi ng morenang babae na may kagandahan ding taglay, ngunit walang sinabi sa ganda ni Garnet. Ang rules ay rules, anak, at hindi lang siya ang naparusahan dahil sa ganito. Pero dad, tatanggapin ko ang punishment. Pero kapag kinanti nyo, ni dulo ng daliri ng babae ko, ay pasensyahan tayong lahat. Sabi ni Sean. Hinila na ni Sean ang babae papuntang kubo nila habang nagtatagis ang bagang. Ramdam ni Garnet ang galit ng lalaki, lalo na nang ipaspas nito ang kahoy na pinto. Hindi ka ba sinabihan ni Cardo na huwag kang lalabas ng kubo? Sinabi niya. Tipid na sagot ni Garnet. Basta huwag ka nang lalabas ulit, kundi mo ako kasama. Hindi mo alam kung gano'ng kahalang ang bituka ng mga gagong yun. Hindi mo rin ako kilala, Sean. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Hindi ako pinanganak na may dugong Hamilton kung makakantila ako ng pangit na manyak na yun. Sabi ni Garnet kay Sean. Napamura ang binata. Hindi makapaniwalang nakatitig siya sa mukha ng dalaga na inosenteng tingnan, pero nakikita niya ang demonyo sa loob ng mga inosenteng mata nito. Sa kabilang banda, ay tahimik na nakaupo si Allen habang iniisip ang isang report na kay tagal itinago ng dating general. Ngayon ay lumalabas na ang totoo at gusto na nilang ipahanap ang nawawalang general commander na si Sean Flores, ang binatang general na pinagplanuhan ng pagkamatay ng binata dahil na rin sa inggit ng mga mas mataas na ranggo. Hindi naman halata na masisiraan ka na ng bait sa ginagawa mo, Allen. Sabi ng babaeng lieutenant na kasama niya sa trabaho. Sinong hindi? Itinago nila ang kaso ni Sean Flores. Kundi pa lumapit sa akin ng yaya ng lalaki, ay hindi mabubuksan ang kaso na to. 3 taon na ang nakakalipas, pero walang nangyayari sa kaso. Ang masakit pa ay general commander natin siya, tapos hanggang ngayon nawawala siya. Base nga sa report, ay buhay pa ang general. Pero hindi lang alam kung saan ito namamalagi ng ilang taon. Pero base na rin sa nakalap ko, ay nasa isang hindi kilalang isla ang lalaki at nabubuhay ng payapa doon. At may isa pa akong nalaman. Huminto ang babae sandali. Ano? Magkasama sila ni Garnet Hamilton. Panay pa rin ang patak ng luha ni Emily habang inaalalayan si Sean sa pagsusuot ng kamisetang luma. Tapos na ang punishment ng lalaki. At ito ay ang 10 latigo sa likuran nito. Sana binigay mo na lang kay daddy yung babae, Sean. Hindi mo naman kaano-ano yun. Saka, ipadadala naman siya ni daddy palabas ng isla. Hindi ako tanga para hindi malaman na isang demonyo ang tatay mo. Ang lahat ng babae na napunta sa kanyang kamay, hindi na nakalabas ng buhay, Emily. Hindi ko alam kung paano mo naaatim na pagtakman ng daddy mo. Mabait si daddy, Sean, at hindi niya ginagawa ang iniisip mo. At saka ano bang meron siya at kaya mo isakripisyo ang sarili mo? Dahil alam kong siyang makakatulong sa akin para ibalik ang mga alaala ko. Huwag mo na lamang akong isipin at mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Emily, may asawa ka na. Malamig na sabi ni Sean. Sean, hindi mo na ba talaga ako kayang mahalin? O kahit magustuhan man lang? Tutulungan kita na makalabas sa isla. Kung gusto mo, sa syudad tayo manirahan. No thanks, aniya. At saka lumabas ng kubo si Sean nang walang pagdadalawang isip. Iniwan niya si Emily na puno ng pagsusumamo. Masakit at makirot ang mga sugat ni Sean sa likuran, idagdag pa ang pagkuskus ng damit niya, kaya halos mapangiwi siya. Madaling araw na rin na makauwi siya sa kubo at hindi niya inaasahan nang maabutan si Garnet na nakaupo sa may pintuan at tila hinihintay ang pagbabalik niya. Hindi napigilan ni Sean na umalpas ang isang totoong ngiti sa mga labi niya. Sean, ano nangyari? Tanong pa ng babae nang makalapit na siya ng tuluyan. Wala naman. Bakit gising ka pa? Hindi ba dapat tulog ka na? Tanong ni Sean at hindi napigilan ang sarili na alisin ang takas na buhok sa pisngi ni Garnet. Pwede ba?
Hindi ako tanga para hindi malaman na may punishment silang ginawa sa'yo. Sabihin mo sa akin kung anong ginawa nila sa'yo. Bakit gusto mong malaman? Taas kilay pang tanong ni Sean. Dahil alam ko na ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Sabihin mo sa akin, anong ginawa nila? Alam mo, kapag nakalabas ako ng isla na to, isusumbong ko sila kay Maxilian. Hindi napigilan ni Sean ang pangunutan ng kilay nang marinig ang pangalan ng lalaki na binanggit ni Garnet. Sino Maxilian? Nobyo mo ba siya? Hindi na itago ni Sean ang pait sa boses. Pinsan ko, bakit? Inosenteng tanong ni Garnet. Nakahinga ng maluwag si Sean at hindi niya alam kung saan ang galing ang galit niya sa isiping may ibang lalaki sa buhay ni Garnet. Hindi niya alam kung bakit kaya niyang itaya ang buhay para dito. Nothing. Matulog ka na. Sean, hindi pwede dahil gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Gusto ko na sanang umalis ng isla. May mission kasi ako at kailangan kong tapusin yon. Hindi ko rin alam kung kamusta na ba ang mga pinsan ko. Nagkahiwalay kami simula nang mapadpad kami sa isla madilim. Aalis ka na? Sana. Sa lalong madaling panahon gusto ko makabalik ng syudad. Nag-usap sila ni Sean na hindi madali ang makaalis ng isla dahil isang beses sa isang buwan lamang kung may bangkang mapadpad sa kanila upang dalhin ang mga kailangan. Dumating ang bangkang yon noong isang linggo pa. Kaya sa sunod na dating na bangka ay sa susunod pang buwan. Dahil hawak ng leader ng isla ang akses sa mga sasakyang pantubig, kaya si Sean ay nangingisda lamang sa boundary kung saan pwede. Dahil marami din ang matang nakasubaybay sa kanila. Kailangan ko pa maghintay na isang buwan para pumuslit sa bangka? Wala ba kayo speedboat? Or bangkang dimakina? Wala. Kung nakikita mo ang sitwasyon ng lugar, ay alam mo na bantay sarado tayo ng leader. Ang isang paraan na lang ay pumuslit sa barko o bangka na paalis ng isla. Pero bakit sabi ni Cardo ay ayos lang na umalis ng isla? Marami na nakaalis. Bakit kailangan pa napalihim ang pag-alis ko? Takang tanong ni Garnet sa lalaki. Dahil ako ang nakakita sa'yo. At dahil ikaw ang bagong laruan niya. Sumunod ka na lang sa akin at itatakas kita sa isla. Huwag mong hahayaan na makalapit sa'yo ang gagong yun. Pero bakit? Dahil akin ka simula nang makita kita. Hindi ako isang laruan para ang kinin lang siya. Epekto ba yan ang parusang ginawa sa'yo? Pinilit ni Garnet na makipag-usap ng maayos dahil nagiging mabigat na ang atmosphere sa paligid. No, akin ka simula nang makita kita at hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Garnet. Kung kailangan na sumama ako sa'yo paalis ng lugar ay gagawin ko. Pinamulahan ng muka at nanlaki ang mga mata ni Garnet sa sinabi ng lalaki. Hindi siya agad nakapagsalita dahil hindi niya alam ang gagawin. Kung ano ba dapat ang magiging reaksyon niya sa sinabi nito. Ang nakakatakot pa para kay Garnet ay nang tumibok ng mabilis ang puso niya. May parte sa puso niya na nasiyahan. Tumagal pa ang pananatili ni Garnet sa isla kasama si Sean at masasabi niyang nag-enjoy siya kasama ang binata. Kahit napapansin na niya ang mga taong nagbabantay sa kanila, hindi nakaligtas kay Garnet ang dalagang si Emily. Ang mga tinginan nito na hindi nagugustuhan ni Garnet lalo na at napag-alaman ng dalaga na may gusto ang babae ng 2 taon na sa binata. Hey, okay ka lang? Pansin ko lang na nagiging parang uncomfortable ka. May ayaw ka ba sa bahay? May gusto kang pagkain? Nag-aalala lang tanong ni Sean sa dalaga. Pansin kasi niya ang pagiging balisa nito at madalas na pagtaas ng pagka-alerto nito. Wala naman. Nga pala, hindi ba sa susunod na linggo na pagdating ng bangka? Sigurado ka ba na sasama ka sa akin? Yeah? Kung saan ka doon, dandun din ako. At gusto ko rin lang naman malaman kung sino nga ba talaga ako. Hindi ko pa rin kasi maalala kung saan ako galing. Pero nang marinig ko ang apelido mo, parang may susi na unti-unting nagbubukas sa isipan ko. Makakatulong si Maxilian sa kaso mo. At baka makatulong din talaga sila para malaman kung saan pamilya ka galing.
I hope so. Nakangiting sabi ni Sean at hindi napigilan ng binata na tignan si Garnet na nasa harapan lamang nito. Ang buhay niya sa isla bago dumating ang dalaga ay walang silbi at kulay. Pero ngayon, hindi na niya kaya pang mawala sa kanya ang dalaga. I like you. Hindi napigilan ni Sean na sabihin. Nakita pa niya ang pamumula bigla ng pisngi ni Garnet. Pati na rin ang pag-iwas ni Garnet ng tingin dahil pakiramdam niya ay lalabas ang puso niya sa kanyang ribcage anytime. Bakit mo ba sinasabi sa kanya ng biglaan? Parang tanga naman. Why? Totoo naman ah. Gusto talaga kita. Eh si Emily. Kaano-ano mo si Emily? Pag-iiba niya ng usapan nila. Wala. Isa siya sa mga babaeng gusto akong maging nobyo. Ang problema lang, hindi ko makita ang sarili ko tulad na nakikita ko ngayon sa'yo. I don't know pero parang kilala kita, Garnet. Parang pamilyar ang pakiramdam na ito. Dahil siguro, isa ako sa naging babae mo noon na naanakan mo? Biro pa ni Garnet. What the hell? Hindi makapaniwala si Sean sa sinabi ni Garnet dahil sa pagkabigla, hindi niya inaasahan nang dilaan siya ng dalaga sabay takbo papasok sa loob ng kubo. Tawa lang ng tawa si Garnet habang hindi naman maipaliwanag ang mukha ni Sean hanggang sa maghabulan na sila sa loob ng maliit na kubo. Sa may puno ng buko, naroon si Emily na nagtatagis ang bagang dahil sa matinding galit at inggit na nararamdaman habang pinanunood niya ang dalawa. Ilang linggo na niyang pinagmamasdan ng mga ito at ito ang unang beses na nakita niya siya na masaya, lalo na ang ngiti nito na kailanman ay hindi binigay sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo na gawin na natin ang plano natin. Sa'yo si Sean at sa akin ang babae niya. Sabi ng ama niya na binabantayan din ang dalaga na si Garnet. Hindi dad, mas lalo magagalit sa akin si Sean kapag kinanti mo ang babae niya. Ang gusto ko ay ipadala niyo siya sa Maynila. At gusto ko, bigyan niyo siya ng alaala na hindi niya malilimutan. So anong gusto mong gawin ko? Bakit mo ba kasi nagustuhan ng lalaking yan? E noon pa lang, hindi ka na niyan gusto. Wala akong pakaalam dad, basta gusto ko akin lang siya. Noon pa lang, gustong gusto ko na siya. Pagmamatigas ni Emily sa ama. Simula nang makita ng dalawang mata niya ang lalaki, ay tinatak na niya sa utak niya na magiging kanya ito. Kung ganon, kailan mo gustong gawin ang plano mo? Tanong pa ng ama niya bago nagsindi ng sigarilyo. Si Emily ang may pakana kung bakit hindi makaalis si Sean sa isla dahil ayaw niyang mawala sa kanyang lalaki. Ang lahat ng babaeng nakikita niyang magiging hadlang ay pinatatahimik niya o pinapaalis ng isla. At ngayon, si Garnet ang pinakamalaking sagabal na babangga sa kanya kaya hindi niya alam kung paano aalisin sa buhay ng lalaki ang dalaga. Sa lalong madaling panahon, dad, gusto ko mapasakin si Sean sa lalong madaling panahon. Kahit mahirap, ay dinaan ni Emily sa maayos na usapan ng lahat. Dahil gusto niyang makuha ang lalaki sa natural na paraan. Ngunit naging matigas si Sean. Ngunit ngayon ay napilitan siyang idaan ito sa batas. Kahit ikagalit pa nito ng lalaki, ay gagawin niya ito upang makuha na niya ang pagmamahal na kay tagal na niyang inaasam. Kahit banggain na niya ang lahat ng tao sa mundo, ay gagawin niya. Kung yan ang gusto mo, anak. Pagsuko ng matandang lalaki, saka iniwan ng anak nang nagpupuyos ang damdamin. Isang linggo ang lumipas at mas naging malalim ang pagtitinginan ni na Garnet at Sean. Isa sa magandang nangyari sa buhay ni Garnet nang umamin ng lalaki ng pagmamahal sa mismong papalubog na araw. Tinanggap niya ang pag-ibig ni Sean at nangakong aalis sila ng isla nang magkasama. Hello Sean and Garnet, congratulations nga pala sa inyo. Gusto ko sana kayong anyayahan sa bahay namin para sa isang pagsasalo mamayang gabi. Sabi ni Emily, gamit ang mabait at inosenteng mukha nito. Pagsasalo? Tungkol saan? Takang tanong ni Garnet dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Lalo na nang malaman niya na halos magwala ang babae nang malaman nito
na tinanggap niya ang pag-ibig ng binata. Birthday ko kasi, kaya gusto ko sana na imbitahan kayo. Dahil minsan lang naman to, kaya sana pumunta na kayo. Susubukan namin, Emily. May gagawin kasi kami ngayong gabi. Alangan ang pagkakasabi ni Garnet dahil ngayong araw ang plano nila ni Sean na umalis ng isla. Napansin kasi nila na hindi dumating ang tagadala ng mga gamit. Bagkus, ang ama ni Emily ang pumunta sa bayan at umuwi ng mga dala ng pangangailangan nila. Kapag hindi kayo pumunta, magtatampo ako. Huwag kang mag-alala. Matagal na ako naka-move on. Tama sila. Hindi ko na mapipilit ang gusto ko. Sabi ni Emily, ngunit hindi talaga kumbinsido si Garnet dahil alam niya ang ganong tingin at mukha. Sige, pupunta kami ni Sean. Sabi ni Garnet kahit hindi bukas sa damdamin niya. Umalis na si Emily kaya nagtataka niyang tiningnan si Sean. At simula kahapon pa ay tahimik ito. Sean, pupunta ba tayo sa party ni Emily? I don't know, love. Sagot naman ito sabay hima sa sariling sentido. Dahil sa pag-aalala, naisipan ni Garnet na lapitan ng lalaki at yakapin ito. Hindi pa ba nawawala yung sakit ng ulo mo? Hindi pa dapat pumunta na tayo sa ospital? Hindi na kasi nawawala sa simpleng gamot yan. Ayos lang ako. Baka lang pagod ako at kulang sa pahinga. Baka nga siguro kailangan mo ng pahinga. Malambing pang sabi ni Garnet at hinalikan sa noo si Sean. Mabilis lamang ang oras dahil nang pumatak ang alas 8 ng gabi, nagtungo na sina Garnet at Sean sa bahay ni Emily. Kakaunti lamang ang mga tao, pero hindi din maganda ang tingin na ipinupukol nila kay Garnet. Yan ba ang umagaw kay Sean sa'yo? Sayang ang ganda, nangaagaw naman ang hindi kanya. Sabi pa na matandang babae na napadaan sa gilid ni Garnet. Tignan mo, at napakabastos, hindi man lang tayo magawang pansinin. Wala talaga siya sa kalingkingan ni Emily na napakabuting bata. Dagdag pa ng isang ginang. Hindi sila pinansin ni Garnet. Bagkus, nagtungo na lamang sila sa bakanting upuan. Ito na nga ba ang sinasabi ni Garnet kaya nagdadalawang isip siyang pumunta sa birthday ng babae? Mabuti naman at nakapunta kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Masayang sabi ni Emily, suot pa ang itim na bestida. Pasensya na, medyo late pa kasi kami dumating dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Sean. Sabi ni Garnet pero sa malamig na tono dahil hindi niya nagugustuhan ang tingin ng babae sa kanyang nobyo. Garnet, pwede mo ba akong samahan sa loob? May papakita lang sana ako. Sabi pa nito sa kanya. Bakit hindi na lang ikaw? Andiyan naman ang iba na pwedeng tumulong sa'yo. Singit naman ni Sean. Sean, gusto ko lang makausap si Garnet. Pwede kayo mag-usap sa harapan ko, Emily. Pinigilan ni Garnet ang pagsiklab ng galit ni Sean at tiningnan niya ang lalaki na nagsasabing maayos lang siya. Pero love, reklamo pa ni Sean at halos ayaw bitawan si Garnet. Ayos lang, remember? Kaya ko ang sarili ko. Fine. Pag may nangyari, sabihin mo agad sa akin. Tumango si Garnet bago sumunod kay Emily papasok sa loob ng bahay nila. Noong una ay nagtaka si Garnet dahil lumabas sila sa likod bahay. Alam mo ba na hindi ko inaakala na isa kang talo na natanga? Huli na nang maramdaman ni Garnet ang mga tao sa likod niya. Hindi na nakakilos si Garnet lalo na nang ilagay siya sa sako. Goodbye, Garnet. Hindi ko akalain na ganito lang pala kita kabilis mapapatay. Huwag kang mag-alala dahil aalagaan ko si Sean. Kailangan mo nang mabura sa buhay niya dahil akin siya. Akin lang siya at wala ng iba. Huling narinig ni Garnet bago siya mawala ng malay. Sa kabilang dako naman ay si Sean na hindi mapaglagyan ng sakit ng ulo niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Basta ang alam niya ay sunod-sunod ang pagpasok ng mga alaala o senaryo sa kanyang isipan. Hanggang sa maramdaman ni Sean ang paghawak ng kung sino sa balikat niya. Ayos ka lang ba? Don't touch me. Singhal ni Sean kaya mas lalong lumakas ang bulungan sa paligid.
Si Garnet nga pala, sumakay na sa bangka papuntang syudad. Pinapasabi niya na pasensya na daw kung di niya nasabi sa'yo. Sabi ni Emily na parang bomba naman na sumabog sa isipan ni Sean. Anong sinabi mo? Umalis na siya, Sean. Iniwan ka na niya. Kasabay ng pagsambit ni Emily sa katagang iyon ay ang pagtindi ng sakit ng ulo ni Sean. Hanggang sa mas lumakas ang bulungan, kasama na ang pagtayo ng mga ito dahil sa 5 sundalo na papalapit kung nasan si Sean. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa isla namin? Buong tapang na sabi ni Emily ngunit hinawi lang siya na magandang babae at saka lumapit kay Sean pero humarang pa si Emily. Subukan niyong lapitan si Sean at akong makakalaban niyo. Move! Isang salita pero tagos sa butong sambit ng babaeng sundalo na nagpanginig sa mga tuhod ni Emily. Lalo na nang itutok nito ang baril sa dalaga. Pinigilan lamang siya ng lalaki sa kanyang likuran. Relax, Camille. Hindi ang pagpatol sa babae ang inutos ng asawa mong si Regro. Ang sabi lang niya, kunin natin si Flores dito sa mabantot na isla na to. Asik ng lalaki. Wala nang malay si Sean na nakaub-ub na sa mesa dahil sa matinding sakit ng ulo nito. Nanginginig din ang ibang mga tao sa isla dahil mga pulis-militar ang nasa harap nila. Maski ang ama ni Emily ay nagtago dahil sa mga kasong pinagtataguan niya. Anong kailangan niyo kay Sean? Hindi niyo siya pwedeng kunin dahil taga dito siya sa isla namin. Nobya niya ako at hindi niyo siya basta-basta makukuha. Ah, talaga ba? Wala akong pakialam babae. Ang misyon namin ay ibalik ang lalaki niya sa tunay na pamilya niya at sa dating buhay niya na naiwan niya. Kaya umalis ka na sa harapan namin bago pa ako maubusan ng dugo sa'yo. Sabi ng babaeng si Camille. No! Hindi maaari. Matapos kong gawin ang lahat para maging akin siya, ay kukunin niyo siya ng basta-basta? I said freaking move! Wala akong pakialam kung suminghot ka pa ng napakaraming katol dahil sa kahibangan mo. Ang trabaho namin ay kunin ang lalaking yan dahil may date pa kami ng asawa ko kaya manahimik ka na. Malakas na sigaw ni Camille. Napailing na lang ang mga kasama ng babae dahil kanina pa wala sa mudang dalaga. Dahil nagtatampo siya sa asawang si Allen Regro. Namimiss niya na rin ang anak nila dahil lamang sa misyon na ito ay hindi niya na kailangan pang pangunahan. Ngunit heto siya. Dahil sa pagkaubos ng pasensya ni Camille, sinuntok niya ang dalaga sa tiyan kaya nawalan nito ng malay. Binuhat naman ang kasamahan niya ang lalaki at isinakay ito sa yate. Nadala nila patungong isla na tagong-tago. Kaya naman pala hindi mahanap si Sean dahil tinatago ng baliw na babaeng ito. Pakisabi sa gagong leader niyo, humanda siya. Dahil babalik ako dito, dala ang kaso niya. Babala pa ni Camille sa mga taong nasa party. 3 araw na rin na nakakalipas nang matagpuan nila Maxillian at Allen ang pinsan nilang si Garnet na kamuntika ng itapon sa dagat lula ng sako. Mabuti na lang at nagawa nilang makarating agad at naaktuhan ng mga halimaw na tao na gagawa ng masama sa babae. Dala ng matinding pagkakapalo sa ulo ng dalaga ay hindi pa rin ito nagigising. Pero ang sabi, malayo na sa kapahamakan ng babae. May balita na ba kay Flores? Nagawa na ba nilang itakas ang lalaki sa isla? Tanong ni Allen sa lalaki dahil hindi niya makausap ng matinuang asawa dahil malakas na naman ang toyo nito. Ano pa bang aasahan natin sa asawa mo? Daig pa ang orangguta ng babaeng yun at kahit kuta ng mga anaconda ay papasukin niya. Ang inaalala ko lang ay pareho sila ng isla ni Garnet. Paano kung nagkakilala ang dalawang yan? Hindi mo ba narinig na ilang gabi niya nang tinatawag ang pangalan ni Flores? Sabi ni Maxillian. Hindi malabo yun. Pero hindi naman nagsalita si Sean nang makausap ko siya sa opisina kanina. Poker face pa rin ang gago. At walang pinagbago. Pero sa pagkakaalam ko, ay lumipad na siya papuntang Russia. Kung totoo man na magkakilala ang dalawang yan, patay na. Nag-aalala ang sambit ni Maxillian bago sinipat ang pinsan na mahimbing na natutulog sa ibabaw ng ospital. Lumipas na ang isa pang araw nang sa wakas ay magising si Garnet.
galing sa mahimbing na pagkakatulog. Ang una niyang hinanap ay si Sean. Ngunit wala siyang nakuhang sagot sa mga taong nasa paligid. Anak, magpahinga ka muna dahil hindi pa magaling ang sugat mo. Nag-aalalang sabi ng kanyang mommy. Pero hindi nagpaawat si Garnet. Ma'am, hindi pwede dahil naiwan ko sa isla si Sean. Baka ano pang gawin sa kanya ng Emily na yon? Anak, makinig ka sa mami mo. Hindi ka pa magaling. Sabi naman ng daddy niya. Dad, kaya ko ang sarili ko, please. Gusto kong balikan si Sean. Dapat niyang malaman na nandito ako at hindi ko siya iniwan. Pagsusumamo ni Garnet. Anak, makinig ka sa akin. Wala ka nang babalikan sa islang yon. Anong ibig mo sabihin, mami? Wala na si Sean Flores. Bumalik na siya sa bansa kung saan siya talaga. Bumalik na siya sa dating buhay niya, sa pamilya niya. Malungkot na sabi ni Miracle sa anak. Alam niya na hindi pa maayos ang anak, ngunit kailangan itong malaman ng katotohanan. Mami, hindi ko po maintindihan. Anak, si Sean Flores ang anak ng dating general na si Sandro Flores. Si Sean ang nawawalang general commander 3 taon ang nakakalipas. 3 araw noong tulog ka na balitaan ko na lumipad na siya papuntang Russia. Paliwanag ng daddy niya kaya hindi napigilan ni Garnet na maluha ng sobra. Daddy, nangako siya sa akin na babalik kami ng syudad na magkasama. I know anak, pero yun ang totoo. Bumalik na rin ang alaala ni Sean. Bumalik na siya sa... Yumuko ang daddy ni Garnet at hindi masabi ang isang balitang alam niyang gugunaw sa puso ng anak. Ano yun, daddy? May iba pa ba? May iniwang asawa si Sean Flores, anak, bago siya patayin. Balita ko ay may batang iniwan din si Sean. Para iyong bomba na sumabog sa utak ni Garnet. Akala niya ay wala nang sasakit pa sa isiping bumalik na sa bansa ang lalaki, ngunit may mas matindi pa pala. Para bang nagunaw ang lahat kay Garnet. Hindi niya namalaya na unti-unti na siyang kinain ng kadiliman, basta ang huli niyang alam ay ang sigaw ng mami niya. Isang buwan na rin ang lumipas pero nanatili si Garnet sa loob ng kanyang silid. Hindi pa rin niya matanggap ang lahat, parang panaginip lamang ang kaligayahan na naranasan niya sa lalaki. Parang bangungot ang bawat pagising niya sa tuwing naaalala na nasa piling ng ibang babae ang kanyang minamahal na lalaki. Garnet? Tawag ng kanyang kapatid na si Sapphire. Simula daw kaninang tanghali hindi ka pa kumakain. Kumain ka na. Makakasama yan sa baby mo. Hindi ako gutom, Saf. Please lang iwanan mo muna ako at gusto ko mag-isa. Malamig niyang sabi sa kapatid. Garnet, alam kong mahirap at alam ko rin na hindi biro na mawalay sa lalaking mahal na mahal mo. Pero isipin mo naman, sana na hindi lang ikaw ang nahihirapan. Kasama na ang sanggol na nabubuo dyan ngayon sa tiyan mo. Kailangan ka niyan. At sa oras na pagtagpo kayo ulit ng landas nyo ng baliw na yon, bawiin mo ang sayo. Mahabang sambit ni Sapphire bago lumabas at hinayaan ng kapatid. Muling umagos ang mga luha ni Garnet sa isiping nagbunga ang pagmamahala nilang dalawa. Tama ang kapatid niya dahil may isang buhay pa na umaasa sa kanya. Ito ang dapat niyang isipin at wala ng iba pa. Lumipas ang 5 taon at nakabalik na si Sean sa pagiging general niya. Naging maayos ang buhay niya pero hindi ang isipin na naiwan ni Sean ang babaeng minamahal. 5 taon at hindi na muna niya inisip ang lahat. Ang inuna niya ay ang mapawalang bisa ang kasal nila ng dating kasintahan. Dahil sa pagkamatay ni Sean, nahulog ang damdamin ni Carol sa kaibigan ni Sean at namumuhay na ang dalawa bilang isang masayang pamilya. I'm sorry, Sean. Hindi ko naman talaga gustong umibig kay Dave. Dahil na rin sa labis na pangungulila sa'yo noon, kasi akala ko talaga namatay ka na. Pero minahal kita, Sean. Minahal kita ng sobra. Puno ng pagsisising, sambit ni Carol na siyang ex-wife ni Sean
Ngayon dahil napawalang bisa na ang kasal nila at parehas na silang malaya. Hindi ako galit, Carol, dahil madami din akong kasalanang nagawa at mga pagkukulang bilang asawa mo. Ang mahalaga ngayon ay masaya ka na sa pamilya mo. Nakangiting sabi ni Sean sa babae. Pero ikaw, hindi ba sabi mo may babalikan kang babae sa Pilipinas? Babalikan mo na ba siya? Baka naman sa 5 taon mong pagkawala ay matulad siya sa akin. Biro pa ng babae, kaya natawa si Sean pero natakot din. Iyon na nga ang iniisip ko. At dahil sana, may babalikan pa ako. Dahil malaki yung kasalanan ko sa kanya. Eh di gawan mo lahat ng paraan para makuha mo siya ulit. Hahayaan mo bang maging mag-isa ka habang buhay? Hindi. Babawiin ko kung ano ang akin, Carol. Salamat sa 1 taon na pagsasama natin. And I'm sorry kung hindi ako naging mabuting asawa. Sambit ni Sean sa huling pagkakataon bago siya umuwi ng Pilipinas. Hindi niya maalala ang apelyado ni Garnet. Ngunit tandang-tanda niya ang gandang taglay nito. Sa pagbabalik niya sa Pilipinas, gagawin niya ang lahat upang makuha muli ang babae kahit saang paraan man ito. Samantala, tahimik na nakikinig si Garnet sa sermon ng sariling anak na si Sage Hamilton Flores ang naging bunga ng pagmamahalan nila ni Sean. Ito ang naging susi upang ipagpatuloy ni Garnet ang madilim na buhay. Sa murang edad ni Sage, naiintindihan niya na lahat, lalo na ang tungkol sa kanyang ama. Mommy, are you even listening to me? Binaril mo daw si Tito Cholo dahil he kissed you sa cheeks. Mommy ko, hindi naman tama yung ginawa mo kay Tito Cholo. Pangangaral ng anak niya sa kanya dahil nga sa ginawa niyang pagbaril sa lalaki. Dahil sinubukan siya nitong halikan sa pisngi. Nakilala niya si Cholo, 9 buwan na ang pinagbubuntis ni Garnet noon. Ito ang nagpaanak sa kanya dahil baha noon at kailangan nang magpunta ni Garnet sa bahay ng magulang ngunit na-stock siya sa loob ng sasakyan. Simula noon ay naging magkaibigan na sila hanggang ngayon. Naging tester kasi siya ng lalaki dahil gusto na raw nito maging lalaki. Dahil isa siyang anghel na bumaba sa lupa at sirenang naligaw sa tubig kanal. Anak, deserve ng tito mo yon dahil binaril niya din ako noon. Pero mami, pellet gun lang yun, pero ikaw po totoong gun. Anak naman, oo na, mali na ako at magsusorry na ako sa Tito Cholo mo. Pagsuko niya sa anak dahil hindi naman siya mananalo dito kahit anong gawin niya. Good po, mami. Here, may babay kiss po. Ingat ka po sa mission mo. At pinaulan na ng halikang mukha ni Garnet. Iiwan na muna ni Garnet pansamantala ang anak sa poder ng mga magulang dahil may mission siyang kailangan tapusin kasama si Cholo. Paglabas niya ng mansyon ng mga magulang, naabutan niya si Cholo na naglalagay ng pulang lipstick sa labi. Napairap sa kawalan si Garnet kung gaano kagwapo ang lalaki, pero isa itong sirena. Grabe ang irap mo, girl. Hindi naman halata na naiinggit ka sa kagandahan kong taglay. Pumilantik pa ang magandang kamay nito sa ere. Pinaspas ko, no, ang invisible nitong buhok. Tigilan mo ako, Joselito Madrigal. Sambit ni Garnet sa totoong pangalan ni Cholo, na halos masuka naman ang binata sa bantot ng sariling pangalan nito. I told you na wag mo akong tatawagin sa pangalan na yan. Totoo naman, Joselito naman ang pangalan mo, di ba? May nasabi ba akong mali? Pambubwisit pa ni Garnet sa lalaki, kaya mas lalong humaba ang uso nito. Tigilan mo ako, bato, dahil baka ibato kita palayo. Piko naman na sabi ni Cholo bago sila pumasok sa loob ng sasakyan. Nga pala, alam mo na siguro ang balita. Handa ka na bang makita ang lalaking iniwan ka? Wala akong dapat paghandaan. Tipid na sabi ni Garnet. Wala siyang dapat ipangamba kung babalik man si Sean matapos ang 5 taon na pagstay nito sa Russia. Walang dapat siyang ikatakot kung sakali na malaman nito ang tungkol sa anak nila dahil hindi naman niya ipagdadamot sa lalaki ang bata. Ang tapang. Tapos isang tingin lang niya, ibababa mo na yung panty mo. Excuse me, Joselito?
hindi ako ganun kalandi katulad mo. Sikmat ni Garnet. Malay natin at masunda na si Baby Sage ng another Baby Sage. Hindi ka nakakatuwa ho si Lito. Hanggang sa makarating sila sa headquarters ay hindi natapos ang bangayan ng dalawa. Kundi pa sila napagalitan ni Allen ay hindi sila hihinto hanggat walang nananalo sa kanila. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko, Garnet? Pagkuha ni Maxilia ng atensyon ni Garnet dahil nakatulala ang dalaga. Ano nga ulit yun? Ang sabi ko, ikaw ang susundo sa bagong general commander sa airport mamayang madaling araw. Pag-uulit ni Maxilian. Teka, bakit ako? Bakit hindi si Cholo? Ang trabaho ko ngayon ay office, di ba? Takang tanong ni Garnet dahil hindi niya kayang harapin ang lalaki sa ngayon. Ikaw ang nirequest ng grupo nila, kaya wala kang magagawa kundi sundin ang utos nila sa'yo. Pero marami akong dapat gawin dito sa opisina. This is an order, Hamilton. Ginamitan na nga siya ni Maxilian ng maotoridad na boses, kaya wala nang nagawa si Garnet kundi ang sundin ang utos nito, kahit labag sa loob niya. Alas dos pa lang ng madaling araw, ay nasa harapan na ng airport si Garnet dahil alas tres daw ang lapag ng eroplano ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Takot? Kaba? O galit? Hanggang sa mapansin ni Garnet na oras na pala, kaya hindi masakit sa loob niya ay pumasok siya sa airport. Suot pa niya ang uniforme na itim na pangsundalo at nakalugay ang mahabang buhok. Hindi na niya ginawang presentable ang itsura dahil marami pa siyang trabaho na gagawin. Sa kabilang dako naman ay si siya na tahimik lang dahil 5 minuto lamang ay lalapag na ang eroplanong sinasakyan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Basta ay nanginginig siya sa kaba at hindi alam kung saan ito nanggagaling. General, nasa airport na ang Commander Hamilton. Siya ang magsusundo sa iyo paglabag natin. Sabi ng kaibigan niya. Paano kayo? Susunduin kami ng pamilya namin, General. Nakangiting sagot ng mga ito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Hanggang sa lumapag na ang eroplano. Isang maleta lang ang tanga ni Sean. Nang paglabas niya, nasipatan niya agad ang pamilyar na bulto ng katawan. Nang humarap ang babae, hindi makapaniwala si Sean dahil ang babaeng 5 taon niyang hindi nakita o nakasama ang nasa harapan niya. Garnet? Tawag niya sa pangalan na puno ng pangungulila. Pero nasaktan siya dahil walang buhay ang mga tingin na tumingin sa kanya. Wala na ang babaeng mahal na mahal siya. Hello, General Commander Flores. Ako nga pala si Commander Hamilton at ako ang in charge para sunduin ka. Sumunod ka na lang sa akin. Formal na sabi ni Garnet kaya umurong ang dila ni Sean at inunahan ang hiya dahil ramdam niya ang galit ng babae sa kanya. Walang kibuan ang dalawa hanggang sa makarating sina Garnet at Sean sa kondo na magiging pansamantalang tuluyan nito. Nakasunod lamang si Sean sa babae hanggang sa makarating at makapasok na sila sa loob ng kondo. Hindi inaasahan ni Garnet nang yakapin siya ng lalaki mula sa likuran, kaya halos manigas siya mula sa pagkakatayo. I'm sorry. Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Sean. General Flores, please restrain yourself. Narito ako para sa trabaho ko, hindi para balikan ang nakaraan. Matigas na sabi ni Garnet. Unti-unting kumalas si Garnet sa yakap ni Sean. Takot naman ang naramdaman ni Sean dahil pakiramdam niya ay wala sa oras ang ginawa niya. At sa oras na pakawalan niya si Garnet ay hindi nila kailanman makikita pa ito. Please, give me a chance para mag-explain. General, pakiusap lang. May pamilya ka na. Huwag mo na sanang palakihin pa ang kasalanan mo sa akin. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan. Dahil alam kong may pamilya ka na. Kaya ba hindi ka nag-abala para hanapin ako pagkaalis mo ng istang yon? Ganun ba? Sean, huli na ang lahat. 5 taon ka nang huli. Puno ng hinanakit na sabi ni Garnet. Ang plano ni Garnet ay gawin lang ang trabaho niya. Ngunit hindi niya inaasahan na mapupunta sila sa ganitong sitwasyon. Malaki ang pinagbago ni Sean. Mas lalo itong nag-mature at naging makisig
at mas nakikita na sa presensya niya na makapangyarihan ito. Listen to me, please. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Oo, kasal na ako bago nila ako ipapatay. Pero may dahilan kung bakit nawala ako ng 5 taon. Masaya na si Carol sa bago niyang pamilya. Natagalan lang ako makabalik dahil gusto ko maging buo at handa ako pagharap ko sa'yo. Mahal kita, Garnet, at hindi yun nagbago. Maniwala ka sa'kin. Pagsusumamo ni Shan sa babae. Shan, 5 taon ka nang huli. Marami nang nagbago. May pamilya ka na? Bakas na bakas ang sakit at pangungulilas sa mga mata ni Shan. Pero binaliwala iyon ni Garnet. Yes. Pagsisinungaling niya. Kusang bumitaw ang mga kamay ni Shan at naiwan itong nakaluhod sa lapag. Taas baba ang balikat dahil sa labis na paghagulhol. Walang nagawa si Garnet kundi iwanan si Shan. Dahil hindi pa rin niya kayang magpatawad. Nagtatampo siya sa lalaki. Tama ang kaibigan niya si Cholo. Kailangan muna nitong matikman ang gamot sa ginawa nito. Mabilis ang pagpapatakbo ni Garnet ng sasakyan at ang naging takbuhan niya sa mga oras na ito ay walang iba kundi si Cholo. Pagbukas ni Cholo ay nakasuot pa ito ng boxer short. Natulala pa si Garnet dahil sa 6 na pandesal na nasa harapan niya. Ngunit nawala iyon nang makita ang suot na boxer ng lalaki na gawa sa silk at may design na bulaklak. Madaling araw na, Hamilton. Ano naman ang ginagawa mo sa kondo ko? Hindi ba isusunduin mo ang ex mo? Ano ginagawa mo dito ngayon? Naiiritang tanong nito kay Garnet. Cholo. Hagulhol ni Garnet sa harapan ng kaibigan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Umaakto ka kasi na malakas ka. Kahit alam mong hindi mo naman talaga kaya na humarap sa kanya. Ang kulit mo kasing bubita ka. So ano gusto mo? Alak. Wine. Tequila. Vodka. Ilabas mo ang hinanakit mo. Sabi ni Cholo. Inilabas lahat ni Garnet ang natitirang hinanakit niya sa lalaki. Hanggang sa maging okay na siya. Parang bumalik ang lahat ng hinanakit ni Garnet sa kanya. Napakinggan naman niya ang dahilan nito, ngunit naging makitid ang isip niya. So anong plano mo? Mag-iwasan na lang kayo. Narinig mo naman ang sinabi niya, hindi ba? Masaya na ang ex-wife niya sa ibang tao. Hinanap lang din niya ang sarili niya. Kaya hindi na ako magtataka. Mahirap nga naman ang nangyari sa kanya, lalo na ang hindi pa nahuhuli ang pagtangkang pumatay sa kanya. Malamang madadamay kayo. Sabi ni Cholo, bago nilunok ang huling alak sa baso nito. Paano ko siya kakausapin kung hindi ko nga matagalan dahil galit ako sa kanya? Natural lang naman na magalit ka sa tao. Pero tandaan mo, Garnet. May anak kayo at kahit mature ang anak mo, alam kong alam mo na kailangan pa rin niya ng ama. Kahit hindi nagsasalita si Sage, alam ko na naiinggit siya sa mga pinsan niya. Huwag mo nang patagalin pa. Yung galit mo na yan, gawan mo ng paraan at hayaan mong patunayan niya ang sarili niya sa'yo. Cholo, paano naman ako? Hindi kasi matanggap ni Garnet na ang dali niyang iwanan at ang dali din itong balikan. Hindi niya ginusto yun, Bubita. Sadyang wala lang siyang choice dahil kailangan niyang ayusin ang buhay niya or else baka hindi matahimik ang buhay niyo at madadamay pa ang anak niyo. Sabi ulit ni Cholo. Sa ngayon, hayaan mo munang magalit ka sa kanya. Normal lang yan. Salamat. Puno ng sinsero na sabi ng kaibigan ni Garnet. Para san pa at magkaibigan tayo. Lahat na lang alam ko. At gusto kong maging masaya ka, Bubita. Irap pa nito. Lumipas ang 2 araw, parang walang nangyari dahil sibil lamang kumag-usap ang dalawa. Ilang beses nang lumapit si Shan kay Garnet ngunit iniiwasan siya ng dalaga. Hamilton, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ni Shan dahil hindi na niya kayang tiisin ang panlalamig ng dalaga. Mas torture kaysa noon na magkalayo sila at hindi niya nakikita ito. Dahil walang kasing sakit pala ang makita mo ito pero hindi mo naman maabot. May trabaho pa kasi akong dapat unahin, General. Pero kung may sasabihin ka, pwede naman ngayon na.
Mahalaga kasi ito at gusto ko sana sa pribadong lugar. Pwede naman dito, dahil tayo lang naman dalawa dito. Casual na sabi ni Garnet. Kaano-ano mo si... Pinaglaruan ni siya ng mga daliri dahil sa kaba at takot na magiging sagot ni Garnet sa kanya. Sino? Si Mr. Cholo Solinas. Kaano-ano mo siya? Buong tapang na pagtatanong ni Sean sa babae. Ah, ama siya ng anak ko. Parang bomba na sumabog yun sa pandinig ni Sean. Hindi siya nakagalaw at unti-unting nangilid ang mga luha sa mata niya, kaya mabilis siyang yumuko. May anak ka na at asawa? Asawa mo si Cholo? Pangungumpirma pa nito sa babae, pero parang kutsilyo na sinaksak siya dahil tumango si Garnet. Hindi pa namalaya ni Sean nang pumatak ang luha sa mga mata niya. Sorry. Aniya pa. Sean, mali ang iniisip mo. Hindi napigilan ni Garnet dahil napansin ng dalaga ang sakit na dumaan sa mga mata nito. Nanginginig pa ang mga kamay ni Sean, lalo na nang mamula ang mga mata nito dahil sa pag-iyak. Sean, it's okay. I understand. Sino nga bang niloko ko? Ilang taon ang nakalipas malamang. At sa malamang ay hindi mo hihintayin ang gagong katulad ko. Lalo na at umalis ako nang walang pasabi. I'm sorry, Garnet. I am really sorry. Hindi na nahabol ni Garnet ang lalaki dahil hindi na ito lumingon sa mga tawag niya. Nag-aalala siyang napatingin kay Cholo na kanina pa pala nanonood sa kanilang dalawa. Patay ka. Sinaktan mo talaga siya. Gaga, sabi sa'yo huwag mong tindihan ang parusa mo sa kanya. Hindi naman, at wala akong sinabi. Bahala ka. Pag ako nawalan ng trabaho, ikaw ang sisisihin ko. Sita sa kanya ni Cholo. Dumaan ang mga araw at hindi na nga nangulit pa si Sean sa babae. Naging tahimik ito at madalas na pumapasok ng amoy alak. Nag-aalala na si Garnet kung ano nga ba ang nangyayari sa buhay ng lalaki. Dahil napansin niya ang pamamayat din ito. At itim na ang ilalim ng mata at makapal na balbas. Gaga! Sobrang stress ni Sean dahil sa'yo. Bulong pang sabi ni Cholo sa kanya. Naiintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Kailangan niyong mahanap kung saan ba nagtatago ang lalaking yan. Malaki ang kaso niyan. At dapat mahuli siya sa lalong madaling panahon. General, sigurado ka ba nasasama ka sa misyon? Mukha kasing wala ka sa kondisyon. Pansin ang isang kasama niya sa misyon. Ayos lang ako. Gawin niyo na lang ang trabaho niyo. Malamig na sabi ng lalaki at saka ito tumayo. Pero bago ito tumayo at umalis ng silid, bumaling siya kay Garnet. I need you in my office now. Sabi pa nito. Siniko pa ni Cholo ang dalaga at napansin niyo ni Sean, ngunit na natili na tahimik ang binata at lumabas ng meeting room. I suggest na huwag ka nang sumama ng misyon dahil kaya na namin yun. Dumito ka na lang sa opisina at gawin ang mga reports. Sabi ni Sean. Ano? Hindi pwede yun dahil kailangan ako sa grupo. Kaya na namin. Dumito ka na. Pero... Nawala ang atensyon nila sa isa't isa nang pumasok sa loob ng opisina si Sage. Nakasuot pa ito ng itim na hoodie at jeans. Gwapong-gwapo ang anak ni Garnet na parang model na pumasok at lumapit sa kanya. Mommy, ilang araw ka na pong hindi nauwi sa bahay? Namimiss na kita. Nasaan po si Tito Cholo? Inosenteng tanong ni Sage kay Garnet. Tito Cholo? Hindi napigilan ni Sean na itanong habang titig na titig sa batang mistulang carbon copy niya. Mommy, sino po siya? Bakit kamukha ko? Inosenteng tanong pa ni Sage. Anak, punta ka muna kay Tito Cholo mo at mag-uusap lang kami ng daddy mo, okay? Nakangiting sabi ni Garnet. Ang naguguluhan na mukha ni Sean ay napalitan ng gulat habang nakatingin kay Garnet nang nakangiti ng bahagya. But mommy, siya po ang daddy ko. Kasi kamukha ko siya. And kamukha niya po yung picture ng guy sa tabi ng bedside mo po.
Siya yung bad guy na lagi mong iniiyakan, di ba? Anak, sige na, punta ka na sa tito mo muna, okay? Mamaya magpapaliwanag si mommy. Sumunod ang anak ni Garnet at nagtungo ito sa kanyang tito Cholo. Tumayo si Garnet at huminga ng malalim bago tumingin kay Sean. Hindi namin anak ni Cholo ang batang yun, Sean. Anak natin siya. Siya, si Sage Hamilton Flores. Hindi ko asawa si Cholo. Kaibigan ko siya. And yes, Sean, hanggang ngayon ikaw pa rin kahit 5 taon na ang lumipas. Ikaw lang. Sambit ni Garnet. Oh God. Napalahod si Sean sa lapag at umiyak. I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Galit ako sa'yo at masama ang loob ko. Hindi. Deserve ko yon dahil iniwan kita. I'm sorry. At maraming salamat dahil sobra-sobra na ang ginawa mo para sa'kin. Hagulhol ni Sean. Buuin na natin ang pamilya natin, Sean. Hindi ko nakakayanin kung 1 taon pa o higit. Hindi mo alam ang sakit at lungkot nung nawala ka. Please, bumalik ka na sa amin. Bumalik ka na, Sean. I'm sorry kung matagal kang naghintay. I'm sorry kasi ngayon lang ako. Hindi na mauulit pa nga ako. Hindi na mauulit. Hagulhol ni Sean sa bisig ni Garnet. Sa may pintuan, naroon si Cholo na nakangiti habang pinagmamasdan ng kaibigan. Dahil sa wakas, ay nahanap na rin nito ang kaligayahan na kay tagal nitong hinangad. 2 oras nilang pinagsawa ang sarili habang magkayakap sa ibabaw ng malaking sofa. Hindi mapaghiwalay ang 2 dahil parang higad na nakadikit si Sean sa dalaga dahil sinusulit nito ang bawat panahon na nasayang nila. Teka nga, bakit parang may nakakalimutan tayo? Takang tanong ni Garnet sa lalaki. Hayaan mo sila na lutasin ang misyon dahil minsan kailangan din nilang masanay na wala tayo. Sabi ni Sean, kaya hindi napigilan ni Garnet na matawan ng malakas. Loko, ang tinutukoy ko si Sage, ayaw mo bang makilala ang carbon copy mo? Hindi ba siya galit sa akin? Nag-aalalang tanong ni Sean. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Dahil 1 taon akong wala at hindi niya ako nagawang makasama sa Pasko, bagong taon at sa birthday niya. Hey, pwede ka naman bumawi sa kanya. At saka hindi sa'yo galit ang anak natin. Pagpapagaan ni Garnet sa sitwasyon at upang mawala din ang takot ni Sean sa anak. Paano kung... Shh! Huwag kang nega, please lang. Hintayin mo ang anak mo. Oh, ayan na pala siya. Sabi ni Garnet nang unti-unting bumukas ang pintuan ng opisina kung nasan sila. Pumasok sa pintuan ng anak nilang si Sage na namumula ang magkabilang pisngi. Nang makita ni siya ng anak, ay wala pang segundo nang kargahin niya ito at yakapin sa bisig. What's wrong, buddy? Kasi, sabi ni Tito Cholo, ikaw daw po ang daddy ko. Nagtinginan pa si Sean at Garnet at tipid ng ngiti lang ang binigay ni Garnet sa lalaki. I'm sorry, buddy. Kung ngayon lang ako, patawarin mo si daddy. Sabi ni Sean sa anak. Okay lang po, daddy. I understand po. Dahil alam ko na may reason ka kung bakit ngayon ka lang. But please don't leave again. Dahil ayokong nakikita si mommy na umiiyak. Sermon ng anak nila kahit na hindi na nito mapigilan ang mga luha sa pagpatak. I promise anak. I promise. Paulit-ulit na bulong ni Sean at pinataka ng maraming halik sa pisngi ang anak. Umiiyak naman si Garnet habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ama. At ito ang senaryo na hindi niya makakalimutan kailanman. Makalipas ang 1 taon, nagsumpaan sina Sean at Garnet sa harap ng simbahan. Ang pamilya at malalapit na tao lamang ang naging saksi ng sumpaan nilang 2 dahil ayaw nila ng ingrande. Dahil na rin sa pamilya na meron sila. 6 na buwan na rin ang pinagbubuntis ni Garnet, kaya hindi na siya pwede magtrabaho. Hindi na rin nagtatrabaho si Sean dahil gusto niyang bumawi sa mag-ina. Nag-leave siya ng 1 buwan upang masubaybayan ang pagbubuntis ni Garnet at makabawi sa anak nila na si Sage. Love, masakit na naman ba ang likod mo? O may gusto kang pagkain?
Tanong ni Sean dahil wala na naman sa mood ang babae at isang oras na siyang hindi pinapansin. Don't talk to me. Supladang tugon ni Garnet. Naku, huwag mong pansinin ang isang yan. Nag-iinarte lang yan dahil hindi mo siya pinapansin. Singit ni Sapphire na narito sa bahay nila dahil buntis din ito at nakikikain ng hilaw na mangga. What? Anong ginawa ko, love? I'm sorry kung may nagawa man ako, please. Hindi ko talaga sinasadya na hindi ka pansinin. Natulala lang ako sandali dahil excited ako makita ang anak natin. Sabi na huwag mo akong kausapin eh. Umalis ka na muna dito at nababanas ako sa'yo. Umalis ka na muna, Sean. Alam mo na, pag buntis, mainit ang ulo. Singit naman ni Sapphire. Ako, babe, hindi mo pa ba ako papansinin? Tanong naman ang asawa ni Sapphire na si Frederick. Che, huwag mo akong kausapin dahil hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa akin. Babe naman, hindi ko naman kasalanan makatulog sa bebe time natin. Pagod talaga ako. Umalis ka sa harapan ko. Dahil masunurin ang dalawa, ay umalis nga ang mga ito. Ngunit hindi pa sila nakakalabas ng pintuan nang marinig nila ang mahihinang hikbi ng dalawa. Pagharap nila, ay umiiyak na nga ang mga ito. Hindi niyo naman sinabi na ganito pala mag-alaga ng asawa na may toyo. Bulong ni Frederick sa kalumapit sa asawa at kinarga ito paalis ng mansyon ni Sean. Hindi mo talaga ako mahal? Lumuluhang tanong ni Garnet. Of course not. Mahal na mahal kita. Tanggi agad ni Sean dahil mas lalo lang lalala ang away kapag matagal siyang sumagot. Bakit hindi mo ako sinusuyo? May iba ka na, ha? Wala. I'm sorry, please. At saka lumapit si Sean sa babae at niyakap ito ng mahigpit. Namimiss ko na si Sage, Sean. Bulong pa ni Garnet. Me too. Sagot naman ni Sean dahil ang anak nila ay wala ngayon sa poder nila dahil sinama ito ng mommy at daddy ni Garnet sa ibang bansa. Uuwi na rin naman sila, love. Hintayin na natin sila. Sean, I love you. Mahinang bulong ni Garnet. Napangiti si Sean dahil kahit isang taon na sila ay hindi pa rin nagbabago kung ano sila. Akala niya ay mahihirapan siyang kunin ang tiwala na mag-ina niya, ngunit wala dahil bukal ang pagtanggap ni Garnet sa kanya. Mas mahal kita ng sobra. Sobra-sobra, Garnet. Sambit ni Sean kasabay ng halik sa noo ng kanyang asawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Long Lost General Commander, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone! Paalam!